Hello mga ka-Pixie, welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran para ngayong June 20, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today mga ka-Pixie. Bubuno tayo ng isang card, bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message. Mag-start tayo sa Capricorn, mga ka-Pixie, ang mensahe na tayo para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Para sa Capricorn, mga ka-Pixie, we have the Thinking Woman in Reverse. For some of you, mga ka-Pixie, para sa mga Capricorn, maaaring clouded yung thoughts nyo, ibig sabihin, no, kasi nakabaliktad yung energy. Ganito yung itsura nyo, guys, kapag naka-upright. May mga bagay na bumabagabag sa'yo, naguguluhan kayo. For some of you, medyo magulo yung isip nyo, hindi kayo masyado makapag-isip ng tama. Very illogical, yung iba nawawala sa katwiran, ganyan. So, nangyayari ito mga ka-Pixie kapag nag-i-spiral kayo sa mga negative thoughts or sitwasyon sa buhay nyo mga ka-Pixie, no? Hindi kayo masyadong nakakapag-isip ng tama. Makakatulong sa inyo na magdasal at mag-meditate mga ka-Pixie para mag-subside yung momentum of thoughts nyo. I-divert nyo yung attention nyo muna momentarily sa ibang bagay mga ka-Pixie para kumalma kayo, okay? And makakatulong din para sa inyo na manghingi ng advice or suggestion sa ibang tao kasi kapag clouded yung thoughts nyo, meron kayong mga perspective na hindi nakikita, na nakikita ng ibang tao. So, pwede kayong manghingi ng advice or suggestion sa kanila para matulungan kayo mag-desisyon at magliwanag yung isip nyo, okay? So, yan ang mensahe para sa inyo, Capricorn. Yung susunod nating mensahe is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na ito ay para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Para sa Aquarius, mga ka-Pixie, we have Man holding on a card in reverse. Ganito yung itsura niya, guys, kapag naka-upright, nakuha natin siya in reverse. For some of you, guys, kung meron kayong partner or specific person, maaaring nakakaramdam kayo ng pandalamig sa isa't isa. Either ikaw yung nandalamig sa kanya or siya yung nandalamig sa inyo. Pero, yeah, meron kayong pinagdadaan na problema or sitwasyon or kahit hindi sa romantic relationship, mga ka-Pixie, there may be a specific person, pwedeng family member or kaibigan na nanlalamig sa inyo, no? So, yun yung energy na to. Subukan nyong makapag-communicate, mag-reach out, mga ka-Pixie. Kung hindi naman, baka kailangan nyong bigyan ng space, no? Minsan kasi kapag kaganon, ganito yung sitwasyon, ibig sabihin, maroon kayong naging argumento, siguro pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, kaya nauwi sa ganito yung klase ng energy. And paminsan-minsan kailangan natin magbigay ng space, no? Dun sa tao or sa isa't isa para kumalma, lumamig muna, palamigin muna yung sitwasyon. Tapos if everything is already in place, no? Kapag medyo nag-subside na, dun na kayo makipag-usap, mag-reach out para makapag-explain ganyan or magkaliwanagan kayo sa isa't isa. Okay? So, maybe kailangan lang ng konting space, mga ka-Pixie. So, yan ang mensahe para sa Aquarius. Yung susunod nating mensahe, guys, is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Para sa Pisces, we have Door to Romance in Reverse, mga ka-Pixie, no? Ganito yung itsura niya pag naka-upright. Meron tayong blockage sa pag-ibig, mga ka-Pixie, sa relasyon. Ibig sabihin, hindi masyadong harmonious. Maaaring nararamdaman nyo na hindi masyadong harmonious yung relationship nyo with other people or parang yung iba sa inyo nakakaramdam ng lungkot, literal, no? Kasi feeling nyo nag-iisa kayo. Pero again, no? Ibig sabihin nito, guys, may blockages sa relationship nyo. And yung mga blockages na yun, guys, usually pag sa relationship, no? Dahil yan sa mga resentment, galit, ganyan, inis, no? Tampo.
na inaalagaan nyo sa puso nyo. Kasi yun yung blockage talaga, number one blockage sa harmonious na relationship with other people, whether romantic man yan or non-romantic. Kaya that's why it's very important, guys, na matuto kayong magpatawad, matuto kayong maging maunawain, be compassionate, malambot yung puso, love and light, mga kapixie, no? Para talagang mawala yung mga blockages eventually sa inyong relationship, okay? So, work on yourself, mga kapixie. Mayroon tayong self-love, subliminal, and ho'oponopono subliminal sa ating YouTube channel, guys, no? Pwede nyo siyang pakinggan para mawala yung mga blockages sa relationship nyo. So, yan ang mensahe para sa iyo, Pisces. Yung susunod nating mensahe is para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Para sa Aries, mga kapitsi, ito ang mensahe para sa inyo, guys. We have cornucopia in upright, guys. Ito'y pagpapala, no? Congratulations, kasi you are very blessed. Maraming blessing na dadating sa inyo, mga kapisi, or nakabukas yung pintuan ng pagpapala sa inyo, guys, no? So, magpasalamat kayo. Ngayon pa lang magpasalamat na kayo, or kung hindi nyo pa ito na-attract sa buhay nyo, dapat you have to be in a receptive state, mga kapiksi, ready to receive state, yung ibig sabihin ng receptive, no? Receptive, ready to receive, okay? And paano mo ilalagay ang sarili mo sa receptive state? Dapat palagi kang nagpapasalamat. You are sending out a vibration of gratitude, mga kapiksi, no? Gratitude, pag sinabing gratitude, gratefulness, pagpapasalamat, okay? And i-appreciate mo lahat ng blessings na dumadating sa inyo, guys, maliit man or malaki. The more na nagpapasalamat ka, the more na nag-appreciate ka ng mga blessings, the more na papasok at papasok talaga yung daloy ng biyaya sa buhay mo. So, matutong magpasalamat, mga kapiksi. Yan ang mensahe for Aries. Yung susunod nating message, guys, is for Taurus, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. We have door to value in upright, mga kapiksi, no? Ito ay blessing din. Bukas na bukas yung pintuan ng blessing sa inyo, guys. Ayan, no? Tingnan nyo, pumapasok yung, ayan yung pintuan, tapos pumapasok yung blessings, yung biyaya. For some of you guys, no, nag-upgrade din yung inyong, nag-upgrade din yung blessings, no? Hindi lang siya bumubukas, pero nag-upgrade pa. Ibig sabihin, more blessings pa yung dumadating sa inyo. Kung nakakaranas na kayo ng kasaganaan ngayon, mga kapiksi, ibig sabihin, mas makakaranas pa kayo ng mas maraming kasaganaan. Despite yung inflation, despite... despite yung recession, despite yung mga bearish na market, ganyan, diba? So, if nagbabasa kayo ng news about finances, yun yung palaging yung may kita sa news, eh, no? Yung mga recession, mga bearish, mga mahina yung peso, ganyan, whatever. Pero, kayo guys, no, nakakatawa kasi you are still being blessed, no? Despite yung kung ano man yung situation na pinagdadaanan natin globally sa economics, mga kapiksi. And yung blessing nyo, mas lalo pa siyang dumadami. Nag-upgrade pa nga. Nag-upgrade pa yung blessing nyo, mga kapiksi. So, again, guys, no, pagdating sa mga blessings or kasaganaan, dapat palagi kayo nagpapasalamat. Pwede rin kayo makinig ng mga pampaswerte subliminals natin dito, mga kapiksi. Marami tayo niyan dito sa ating channel, no, maaaring makatulog. Makatulong para mag-improve talaga yung sitwasyon nyo sa finances, okay? So, yan ang mensahe para sa iyo, Taurus. Yung susunod nating message, guys, is for Gemini, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na tayo para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. We have the World card in reverse, Gemini, no? Medyo mailap yung mga resources sa inyo. For some of you, medyo mailap yung pagpasok ng mga biyaya din sa inyo, yung mga pangangailangan nyo, ganyan. So, maaaring nakakaranas kayo ng for some, nakakaranas kayo ng mga losses. Especially if you are into technology, baka may mga
Bitcoin sa inyo or cryptocurrency na gumagamit ng technology, mga kapiksino, or NFTs, ganyan. Kung nakarelate kayo, let me know, guys. Nagsasuffer kayo for some, literally, maaaring nagsasuffer kayo ng losses kasi deep na deep, sobrang deep yung cryptocurrency ngayon. So, yung iba sa inyo maaaring impacted. For some of you guys, medyo layo-layo muna kayo sa social media, sa kahit anong social media communication, ganyan, kasi maaari kayo magkaroon ng miscommunication, misunderstanding, sa mga post-post, sa mga likes-likes, ganyan. So, medyo layo-layo muna. Dumistansya muna ng konti, mga kapiksi. Especially if hindi maganda yung vibration mo, hindi maganda yung energy na binavibrate mo, stay away from social media kasi baka mapahamak ka. Alright? So, yan ang mensahe para sa'yo, Gemini. Yung susunod nating mensahe, guys, is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Para sa Cancer, mga kapiksi, ito ang mensahe para sa inyo. We have patience in upright, mga kapiksi. Ito, guys, no, parang sinasabihan kayo na habaan nyo pa yung pasensya nyo, mga kapiksi. Kung, pero, this is also giving you hope, no? Habaan nyo pa yung pasensya nyo, pero sa bandang dulo, mga kapiksi, no, makakita at makakita talaga kayo ng, ano, ng bridge of incidents regarding sa mga desires. Kakampin nyo ang oras, guys, no? Gamitin nyo yung oras. To your advantage, mga kapiksi. Okay, so huwag yung sayangin yung oras habang nag-aantay kayo. I-utilize nyo siya, mga kapiksi. Gamitin nyo sa kapaki-pakinabang na paraan. Okay? So, yan ang mensahe para sa'yo, Cancer. Yung susunod na mensahe natin, guys, is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Para sa Leo, mga kapiksi, we have Angel of Balance, saktong-sakto, no? Napakaganda nito kasi everything is balance eh, sa buhay mo, no? We have the Angel of Balance. You are also being guided. Kinagabayan ka rin, mga kapiksi, para mailagay sa tamang balance yung buhay mo, okay? Balance is very important, guys, no? Hindi mo ma-appreciate yung light without darkness. Hindi mo rin ma-appreciate yung darkness without light, no? Hindi mo ma-appreciate yung tag-ulan kung walang tag-init. At hindi mo rin ma-appreciate yung tag-init kung walang tag-ulan, di ba? Minsan pag puro ulan, ayaw natin kasi hindi nakakatuyo ng sapay, walang araw. Minsan naman pag sobrang init, ayaw natin, di ba? Gusto natin ng ulan kasi sobrang init, di ba? So, ganun lang siya, mga kapiksi. Dapat balance talaga, okay? So, ganun din sa inyo, Leo, no? Learn to balance things in your life. Pero, with this Angel of Balance in your energy, ibig sabihin, everything is okay. Okay na okay yung pagkabalansin ng buhay mo right now, okay? So, ipagpatuloy mo lang yan, Leo. Yung susunod na mensahe natin is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe na tayo para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Para sa Virgo, mga kapiksi, we have appreciation. Napakaganda nito, guys, no? Sabi ko nga sa inyo, the more na ina-appreciate nyo yung mga blessings sa buhay nyo, the more na dadami at dadalo yung pagpapala sa buhay nyo, guys. And with this type of energy, ibig sabihin, very, very smooth yung energy of abundance sa buhay nyo kasi may appreciation, may gratitude. So, the more na nagva-vibrate kayo sa ganitong energy, the more na papasok yung blessing sa buhay nyo. Okay? So, yeah, mga kapiksi, no, patuloy natin i-appreciate mga blessings natin, mga sitwasyon sa buhay, maganda man o hindi maganda. Kung hindi maganda, ibig sabihin yun, guys, may lesson, no? And tinuturuan kayo niya na maging mapagpasensyoso, ganyan. And sa bawat dulo ng ating journey, mga kapiksi, palagi yan may blessings na katapat. Okay? So, palaging i-appreciate yung mga nangyayari, guys, no? Always look for the brighter side of things, ika nga. Okay? So, yan ang mensahe para sa Virgo.
Yung susunod nating message, guys, is para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Para sa Libra, guys, mataas ang anxiety level nyo. Ibig sabihin, may pinoproblema kayong sitwasyon, no, sa buhay nyo. And nag-i-spiral kayo dyan. Pag sinabi nag-i-spiral, paulit-ulit nyong iniisip. Paulit-ulit nyong iniisip. React, isip. Okay? And yun yung reason kung ba't tumataas yung anxiety level natin ng isang tao. Dahil paulit-ulit na iniisip. Okay? So, ang pinakamagandang remedy dito, syempre, una, magdasal kayo. Pangalawa is mag-meditate kayo. Kasi kapag nag-meditate kayo, guys, nagsusubside yung momentum of thoughts nyo. Bumababa, no? Na bumababa yung chance ng pag-isip nyo dun sa problema. Meron tayong Tagalog guided meditation dito, specific for anxieties and stress, mga kapiksi. Hanapin nyo lang sa ating YouTube channel. Nandun lang sa homepage natin, guys. Tagalog guided meditation, pampawala ng stress and anxieties. Makakatulong yan sa inyo, guys, no? Yan yung gamitin yung starting point para mawala yung mga stress nyo, mabawasan, hindi man siya totally mawala, mabawasan, and every time na ginagawa nyo siya, makakatulong siya sa inyo. So, dun kayo mag-start, mga kapiksi, and then libangin nyo yung sarili nyo, i-divert nyo yung isip nyo sa ibang bagay. Kailangan nyo i-divert yan kasi kailangan maputol yung pattern of thoughts. Otherwise, pag hindi naputol yan, paulit-ulit lang kayo mag-i-spiral and paulit-ulit lang nyong mararanasan itong stress and anxieties na to. Okay, so dapat putulin yung pattern of thoughts, mga kapiksi. So, yan ang mensahe para sa iyo, Libra. Yung susunod nating mensahe, guys, is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na ito ay para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. NV, mga kapiksi, no, ito yung energy ng inggit, okay? So, either ikaw yung naiinggit or may naiinggit sa'yo na ibang tao, mga kapiksi. Unang-una, kung ikaw ito, mga kapiksi, wag, okay? Hindi ka dapat naiinggit sa ibang tao kasi dapat ginagawa mo silang inspiration, pero wag kang mainggit. Kasi kung ano man yung mga achievements nila sa buhay, guys, umaasenso man sila, umuunlad sila, effort nila yon, they deserve it, no? Deserve nila yon, kaya huwag kang mainggit. Kung gusto mo maging ganun ka rin, dapat nag-e-effort ka rin sa sarili mo. And then, for some of you naman, guys, kung kayo yung kinaiinggitan, hindi mo yun problema, problema nila yon, no? Kasi like I said, kung ikaw ay nagiging successful sa buhay, nag-i-improve yung kabuhayan mo, that's because you deserve it, no? Dahil effort mo yan. So, good karma talaga yung babalik sa'yo. Alright? So, yeah. Kung ikaw yung kinaiinggitan, mga kapiksi, na huwag kang masyado mag-show off, ganyan. Kasi kailangan mo rin protektahan yung sarili mo. May mga chances kasi na yung ibang tao naiinggit, gumagawa sila ng mga hindi ka nais-nais na bagay sa mga taong kinaiinggitan nila. So, kailangan mo rin protektahan yung sarili mo para hindi ka mapahamak, okay? And then, yung last na message natin is para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Para sa Sagittarius, mga kapiksi, we have woman holding a heart in reverse, mga kapiksi. So, this may be a specific person in your life. Maaaring meron isang tao na specific na tao sa buhay mo. Pwedeng romantic, pwedeng non-romantic relationship na medyo lumalayo yung loob sa'yo. Medyo nagkakalamigan, ganyan. For some of you, maaari kayo nagkakaroon ng misunderstanding. That's why medyo dumidistansya ito sa inyo. For some of you guys, medyo nakaramdam kayo na parang, yeah, emotional distance. For some, physical distance, literal. Pero yung iba sa inyo, parang medyo nararamdaman nyo rin na parang pinagkakaitan kayo ng tulong, no?
So, wag magtampo mga kapiksi, no? Kailangan nilang isettle, i-resolve yung mga issues. Ganyan, sometimes, kailangan natin bigyan ng space, no? Yung isa't isa para makapag-isip-isip, kumalma. Tapos, kapag ka-okay na, tsaka kayo mag-usap ulit, i-resolve yung mga issues nyo, ganyan, ganyan. Okay? So, pero, very important na subukan nyo mag-reach out. Communication is the key, mga kapiksi. Kung kailangan mag-sorry, mag-sorry. Kung kailangan magpatawad, magpatawad. Para talagang maayos na yung relationship niya with this person. Alright? Okay, so yun ang ating overall reading para sa inyo, mga kapiksi, para sa episode na to. Let me know, guys, if nakaresonate kayo sa mga mensahe nyo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.